Nagbabala ka bang mag-DIY papuntang Baguio? Naghanap ka ng accommodation na walking distance lang sa mga sikat na pasyalan? Guide kung saan ang sakayan at magkano ang expenses? Tara, samahan niyo akong gumala sa Baguio City. Victory Liner Bus ang napili naming sakyan to experience the first class ng bus nila. Nakarating kami sa Cubao Terminal ng 9 o'clock AM at nakischedule ng 10:15 AM sa halagang 999 pesos for first class trip, 485 pesos naman kapag regular aircon. May Caloocan branch din sila sa Monumento, regular aircon ang bus, sa halagang 479 pesos. Mas malawak ang terminal sa Cubao at malinis, maraming kainan ang nakapalibot dito. Since may 1 hour pa kami para mag-antay, kumain muna kami sa Goto Rin, nakatapat lang ng terminal. Maraming food of choices like Goto, Mami, Shomai at Pares. Mami ang binili namin na may itlog at laman sa halagang 50 pesos ay talagang masosolve ka na. Tara, sakay na tayo sa bus. Sa pagpasok mo pa lang, may nag-a-assist na bus attendant with complete uniform pa. Namimigay na rin sila ng chicken pie, tatak Goldilocks pa yan, at may bottled water pa. Komportable ang upuan kaso rocking chair ata yung upuan ko, kusang nagra-rock and roll. Buti na lang pwede mag-charge ng phone. May CR sa loob, malinis at mabango with complete hygiene kit. After a long trip, nakarating na nga kami sa Baguio. Grabe, sobrang lakas ng ulan. Sakto may nag-alok ng taxi. 150 pesos from terminal to accommodation, pwede mo din silang kunin as tour guide. Mukhang legit naman sila kasi meron silang ID from City Hall at sinasabi agad nila kung magkano ang tour guide fee. Kaso hindi na kami nag-avail dahil mas gusto naming malaman kung madali nga ba o mahirap mag-commute sa Baguio. Nakarating na nga kami sa Metro Pines Inn na tutuluyan namin. 8 minutes away from bus terminal. Akalain mo yun, kapitbahay niya lang si Good Taste Restaurant at 4 minutes walk lang sa Burnham Park. 1,400 pesos good for 2 packs from 2 PM to 12 noon kinabukasan. Yung room may 2 beds at electric fan with complete toiletries. Medyo plain nga lang dahil walang bintana, for decor lang ang kurtina. Nasa labas ang balcony with a view of jeepney terminal. Naglapag nga lang kami ng gamit at kumain for dinner dito sa Samjup Salamat, katabing building ng tinuluyan namin. 549 pesos unlimited, 12 kinds of meat flavors. Lahat ng mga nasa menu ay available, kagaya gaya ng gochujang, buljip, daipay, beef samjup, duck galbi at bulgogi. Kasama na rin sa package ang egg in a bowl. Grabe ang sarap, mainit-init pa. For sure makakarami ka ng andi sa baw, may konting sipa ng anghang, swak na swak para sa mabagyong panahon sa Baguio. 6:30 PM kami nag-out dito para magpunta ng SM. Halos isa't kalahating oras kami bago nakarating ng SM dahil 8 o'clock PM na guys. Nakikita nyo yung mga nakaupo na yan? Mga nag-aabang ng taxi yan. Sobrang tagal namin nag-antay ng taxi, saka lang namin naisipan mag-grab. Akalain mo yun, 10 minutes of booking lang, eh may nag-accept agad. Unlike sa taxi na halos isang oras na kami nag-aantay, eh wala pa rin. Kaya mas maire-recommend ko sa inyo sa transportation ang Grab. Dumiretso agad kami sa rooftop para makita ang overlooking ganda nito. Kaso kagandahan ko lang ang nakikita. Paano ba naman nakapatay lahat ng lights dahil sa sobrang lakas ng ulan at nababalot ng sobrang kapal ng fog? Bumili na nga lang kami dito ng extra food at jacket ng kasama ko na ako din ang nagsuot. 10:30 PM nang makauwi na kami. Kinabukasan, nag-almusal kami sa Good Taste Restaurant na halos 30 second lang ang lakaran from accommodation. Heto talaga yung dinarayo dahil sa mura, madaming serving at masarap pa. Alam nyo ba kung bakit madami ang serving sa Good Taste Restaurant? Ayon sa tauhan ng tourism management na nakausap ko, pagmamayari kasi ng Good Taste ang 5 palapag na building. May sarili din silang farm, poultry at hog farms na nakakapagsupply ng fresh pork, chicken and vegetables sa sariling kainan. Grabe na pasarap ang kain ko. Saktong luto ng itlog, yung medyo malasado. Ang laki na serving ng dinaing na bangus nila. Lasang-lasa mo yung pagka-garlic niya. Saktong partner sa masarap na suka nila. Sabayan mo pa ng mainit na kape. Marami ding choices of bread. Ang galing no, may sarili din silang bakery. Mukhang masarap dito mag-celebrate ang mga gatherings ha. For sure, malaking budget ang maleles mo dito. Dahil sa sobrang daldal ko, tara punta na natin ang Igorot Stone Kingdom, 14 minutes away from Good Taste Restaurant. 100 pesos entrance fee for adult
and 80 pesos for senior and 14 to 12 years old. Sobrang lawak at mukhang nakakalula. Tinitingnan ko pa lang, mukhang napapagod na agad ako na maglakad. Mapapagod laka na lang talaga sa hita mo mamayang pag-uwi. Nakaka-good vibes magpa-picture sa St. Bernard. Kaso tinigilan ko na mukhang nababadrip kasi nung nakita ako. May mga nagpaparentang costume at taga-picture. Yung napakahabang lalakaran mo na yan, edi mo akalaing sariling gawa lang nila yan. 6,000 square meter ang lawak nito. May kantin din sa loob para pag nagutom ka, hindi ka nalalabas. Panigurado, balikumpisa ka na naman sa lakaran kapag lumabas ka, kaya huwag kang kakain hanggat di mo pa nalilibot ng buo. Lumabas na nga kami at naghanap ng makakainan. Nag-crave ako sa cheese corn, mukhang masarap kaso hindi sulit. 60 pesos isang cups tapos walang sabaw. Nguyain mo na lang talaga yung cheese powder hanggang sa mabilaukan ka. 5 minutes lakaran nga makakarating ka sa Tamawan Village. Ito ay binuksan sa publiko para maipakita ang kanilang arts and cultures. 60 pesos ang entrance fee for adult and 40 pesos sa kids. Matarik ang hagdan, kaya mag-ingat. Ang gaganda ng mga arts nila with a deep meaning. Pangalan po ako ng sponsor. Magsulat po kayo dito kung gusto niyo akong i-sponsoran. Matindi. Hindi rin magpapahuli ang CR na may bugan sign na ang ibig sabihin ay lalaki at gatan meaning female. Para sa mga mahilig magtattoo ay meron silang artist at heto ang presyuhan. Para feel na feel mo dito, mag-costume ka ng mga kasuotan nila, for donation lang ang bayad. Kending! Lokong hat, agape, at dokligan. Ito yung iba't ibang uri ng kubo na tinitira nila. Presko sa loob at parang may aircon. May hiking area dito sa loob kung sinisipag kang maglakad. Ayun o, may nakabitin na buto ng paniki. Bili ka na rin na souvenirs, puro handcrafts and wood carving. Akalain mo yun, may kainan sa loob. Tamawan Cafe ang tawag nila. May specialties na pinikpikan at kiniing and kinuday. Ito yung smoked meat na native food na mga iguro. At dahil cafe nga ito, meron nga silang coffee.